Doon po sa mga hindi pa nakapanood ng video ni Maharlika na kung saan po ay talagang kinumpirma niya at nakumpirma natin na talagang hindi lamang audio kundi video yung pinalabas ni Maharlika na itong si Butod Lisa ay siya ang naging mastermind doon sa pagdudukot ng mga bata sa Turkey. So, kumpirmado na po yan. At actually, dyan naman po sa Maisog Rally na yan, talagang lahat po ay hinarang na. At lahat ng paraan, hinarang ng hinarang, lahat na naman nakakausap nung kwan, kahit na okay na. Pero pagkatapos nung kausap na yon, mamaya-maya magbaback out yung kausap na may-ari ng pagdarausan ng rally dahil nga tinatakot sila. At kasi nga po, kaya ganun na lang po ang pagpupursige nitong administration bangag na ito ay dahil po sa may sabi-sabi. Or hindi man natin kumpirmado ito, pero maugong na po yung pinag-uusapan dito na dyan sa rally na yan ay ipapakita na po dyan yung pulburong video mismo dyan sa rally na yan. At ayon nga po dun sa mga nakukuha nating information ay ganun po ang mangyayari. So, kaya siguro natunugan itong mga bangag government na ito ay yon at lahat ng paraan ay ginagawa na nila para sa ganun ay hindi makapag-rally ang Maisog. So, yun po. At pero actually, hindi po yan ang hindi po talaga yan ang main topic natin. At siguro siseryosohin lang po natin. Madalas ko pong sinasabi rito na mahal ko po lahat ng mga subscribers ko. Lahat po ng naniniwala sa akin ay mahal ko po. So kaya naman po ay dito sa ating itatopic ngayon ay may kinalaman po dito sa inyong kaligtasan. Kasi kung inyo pong natatandaan ay na-discuss ko na rin po yung if ever na magkagira ay baka malamang-lamang gagamit sila ng nuclear weapon. Yan po yung sinabi ko. At kung virus man po ang pakakawala nila, mayroon na po tayong pangsangga dyan. Dito po kung tutuusin, wala naman po akong pakinabang dito. Bakit ko kailangan dihahayaan ko lang, yung sarili ko lang isasalba ko, hindi po ba? Pero dahil nga po doon ko ipapakita sa inyo na itong sinasabi ko na talagang mahal na mahal ko kayo, sino ba naman ang hindi magmamahal sa inyo mga subscriber ko? Nagtiwala nga kayo sa akin, hindi ba? So ibig sabihin, ibabalik ko lamang po yung inyo pong pagtitiwala sa akin at kung ano naman po yung nalalaman ko, yun naman po ang ituturo ko sa kanya, sa inyo para maligtas kayo, kayo pare-pareho. Tayo pare-pareho. Anyway, kung ito pong nuclear weapon ang pakakawalan, ay kwan po ito eh. Ito po yung napakadelikado talaga at pag ito po ay tumalab sa atin, ay lahat po ng kanser lilitaw sa ating katawan. At pagka nuclear weapon na ang pinaandar dahil yan po ay nagtataglay po ng radiation. So ngayon, ano naman po ang kinalaman ng sinasabi ko? Malaki po ang kinalaman ito ng sinasabi ko pong saging yun pong mag-extract kayo ng tubig ng saging. Yun po yung sinasabi ko, naputulin niyo yung suwi, lagyan niyo ng kanal, mag-ipon po kayo noon. Ngayon na po nyo gawin dahil kaya ko po sinasabi ngayon nyo na gawin dahil po sa mayroon pong na-interview na ito pong taong ito ay isa pong doktor ito. At ito po ay talagang karespirespito itong taong ito. Talagang sobra ang ito po ay nagbibigay din po ito ng mga payo sa ating mga kababayan. At sabi ko nga, karespirespito po ang taong ito na kung saan po ay tinanong po ito kung ano raw ba
sa tingin niya ang posibilidad na magkagira? Ang sagot po niya, nandyan po yung posibilidad na matuloy ang gira. Yan po ang sagot niya. At yun nga po, ito rin pong doktor na ito ay nag-aral din po ito ng medical history ng nung nakalipas na World War II. At kaya po alam niya po yung mga, yung sa mga obserbasyon niya, yung mga nangyayari ngayon ay kaya po siya nakapagsabi ng nandoon po yung posibilidad na magkagira talaga. Ano po ba yung sinasabi ko sa inyo? Hindi po ba't ganun din yung sinasabi ko sa inyo? At bakit po yung tubig ng saging? Kasi po yung tubig po ng saging na yun ay mayaman po yan sa potassium. At yan po ay pwedeng makasanggarin ng radiation. Ano bang klaseng radiation yan, makakasangga po yan? Kasi ang radiation po na yan ay, ang tinatamaan po yan ay thyroid. Pagka yun naman pong mga virus, ang tumbok po niyan yung ating mga respiratory. Yan po ang tinutumbok niyan. So kung itong radiation ng nuclear weapon ang gagamitin nila, yun pong ating thyroid. Kaya po yan, yung sinasabi ko pong tubig ng saging na yun ay mayaman po yan sa potassium. At ngayon pa lang po ay huwag kayong magpapawala sa inyong bahay ng asin. Dahil isa rin po napaka-importante yan na every now and then ay magbabad kayo ng asin sa inyong bunganga. Kung sakasakalit dumating na nga itong girang ito na gumamit sila ng nuclear weapon. Hindi po kasi talaga natin makokontrol yan kasi nga po unang-una. Ay kaya nga po sila gumawa ng ganyan, ay para gagamitin. So ito po, pagka ito po ay nagipit na nagipit, alinman po sa dalawa, magkabilang panig, pag nagipit po na nagipit yan, tiyak po gagamit na po sila ng nuclear weapon. At kung gira na po yan, ano pang magiging silbi natin? Alam nyo po ba, na kapag may gira na po, wala na pong kwenta yung mga pira natin? Wala na po. Wala na pong kakwinta-kwinta yan. Kung mayroon kang unang-una, kahit pa may pira ka, napakababa na po ng value yan. Parang pan po yan eh. Parang tipong trillion-trillion ang pinag-uusapan, pero isang biogisik lang ang mabili mo sa trillion. So ibig sabihin, wala na pong kwinta ang pira pagka may gira na. Alam niyo po ba yung kaya hindi po ako open eh. Sa totoo lang po, kung inyo pong napapansin sa akin, hindi po ako yung tipong pira-pira ang pinag-uusapan. Hindi ko po kinukan yan. Hindi po mahalaga sa akin yan. Bagkos, di ba, madalas kong sinasabi sa inyo, hindi po ako humahawak ng pira. At lalong hindi ako interesado sa pira. Kaya nga po, inaantay ko lang po yung pensyon sa SSS kung maabutan pa natin. Ano man po yung halaga ng pira na makukuha ko bilang pensyon ko sa SSS ay ibibigay ko lang din po sa inyo. Sa anong pamamaraan? Ayun pong pamamaraan na magpapalaro po tayo kagaya ng mga ginawa ko nung una. Ganun po yung kasi kung hindi ko naman alam, hindi ko pa naman sigurado kung magkano yung makukuha ko sa SSS, pero para maging safe siguro, baka sa 400,000 lang siguro or 500,000 ang makukuha ko sa SSS kasi napakatagal ko naman pong nagtrabaho. At maliban po dyan ay doon sa mga sarili kong kumpanya, tuloy-tuloy po ang hulog ko sa SSS at saka yung pinakamalaking hulog ko pa ang ginagawa ko. Kaya so siguro mga more or less 400 to 500,000 ang makukuha natin dyan. At naalala ko lang po kasi ito dahil noong naisip ko lang po kasi yung trabaho na yan, ay nagtrabaho nga ako, sabi ko, ang tagal ko sa airline industry. So lahat po yan ay kinaltasan ako ng mga lalaki pa. Plus nung mayroon po ako sariling kumpanya,
Ayun po, hanggang ngayon, tuloy-tuloy naman eh. So, ngayon na lang po ako nag-stop noong hindi na tinatanggap ng SSS. So, ibig sabihin, ever since na nagtrabaho ako at kinaltasan ng SSS, wala po yan, talaga nandoon. At yun nga, pinapalakad ko na po sa aking sekretary na sayang din kung halimbawa makakuha tayo ng ganung amount or 400 to 500 or mas mahigit pa, at least meron po akong maibibigay sa inyo mga subscribers ko. At lahat po ng pamamaraan ay gagawin ko po. Kagaya po yan, sinasabi ko po, hindi ko po kailangan ng pira. Ayan na po yung, kasi bakit kaya ganun ang naging mindset ko? Bagamat tuloy-tuloy lang itong mga negosyo ko, tuloy-tuloy lang yung pagbibuild up ko. Pero stop na po ako. Yan na po yung huling project ko, yung pong building, 10 building po na yan na pagawaan nga po ng hindi ko na po muna sasabihin kaya dito kasi ang hirap po kasi magsalita dito ngayon, baka mamaya ultimo lang yung lugar na pagraralihan eh, ginigipit pa ng gobyernong ito, ano pa kaya yan? Ayun, hindi ko na po babanggitin muna. At anyway, wala naman talaga silang mahahabol sa akin dahil unang-una, nakapangalan po yan, hindi po ako. Dahil alam ko po na baka pwedeng mangyari yung panggigipit din sa akin. Kaya nangyayari na ngayon, lalo na din kay Pastor Kebuloy. So, ibig sabihin, lahat ng naging desisyon ko, sino po kaya nagturo sa akin ng mga desisyon kong yun? Lagi ko po sinasabi sa inyo, all the way, igaguide kayo ng ating Panginoon kung lahat ibuhos mo sa Kanya, yung iyong paniniwala at pananampalataya, all the way yan, igaguide ka. Kagaya nga po itong nangyari ito ngayon sa akin. So, ibig sabihin, tama lang na ganun na hindi ako na nag-front dyan sa mga negosyo kong yan. So, kaya ko po nabanggit ito sa inyo. Dahil mabalik po tayo dito sa gira na kung saan po ay wala na pong balyo ang pira. Wala na po. Ibig sabihin, ang anuman yung mayroong kang pira, kahit na limpak-limpak na pira yan, hawak mo ngayon, wala na pong halaga. Una, wala ka rin pabili. Pangalawa, wala na, sabi ko nga, wala nang halaga. Alam niyo po ba ang may halaga ngayon? Kaya sabi ko nga, dito niyo makikita kung inyo po nasusubaybayan yung sinasabi ko. Dito niyo na po makikita yung doon na papunta. So, ang mahalaga lang po, either mayroon kang itinagong diamond or ginto. Kagaya po nito mga ito. Okay? At saka yung ito lang na nandito lang eh. Actually meron din dito sa opisina ko pangyabang ko lang pag may bisita ako. Pangyabang ko yung kamuting kahoy dito. So meron din po akong video yan. So ibig sabihin po tama lahat yung ginawa ko. Na instead na mag-ipon ako ng pira, magbangko ako ng pira. Ang inalagaan ko na lang dahil yung nung panahon ng hapon na yun na sinasabi ko sa inyo, sa ako, doon sa mga naghakot, naghukay, nagtago ng mga kamuting kahoy na yan. Ngayon, kasi yung iba talaga inilipat ko, pero yung iba, hindi na, pero alam ko kung saan pa rin nakalagay yon. Mayroong dagat, mayroong bundok, mayroong ilog. Ganun lang po. Pero yung may marami na rin po ako inilipat, kaya sigurado na po ako. So yun po. Ngayon, bakit ko sinasabi ito? Kasi nga po, lagi ko sinasabi yan dati sa inyo. Hindi ko kailangan ng pira. Madalas nyo pong naririnig sa akin yan. Ngayon, advice ko lang po doon sa mga, ang maswerte po siguro, pagka nagkaroon tayo ng gira ngayon, ang maswerte po siguro yung mga nasa probinsya. Dahil
sila doon may mga gulay, may mga saging, may mga kamote, may mga balinghoy. So yun po siguro ang maswerte yung mga nasa probinsya. Actually, tatlong ani ko na po ito ng mga kamote at balinghoy. Kasi talagang alam ko po ramdam ko po na baka lang magkagira. Hindi man natin na sinisigurado yan. Pero nakatatlong ani na po. Ibig sabihin ko, noon ko pa yan inisip, sige, magtanim dito. Tatlumpong ektarya po yung pinataniman ko ng mga balinghoy, saging, mga kamote nito. Bakit? Dahil nga po iniisip ko pag nagkagira ay may makain kahit na paano. So, ngayon, alam nga namang hindi mo anihin yon, inaanin nila. Yung mga tao na nandito nakapaligid sa akin, pinaani ko sa kanila, sige, wala pa naman tayong gira. Ibinta ninyo yan, lahat. Mayroong binahe dito sa Maynila, dyan sa Divisoria, kung ilang truck yan, binahe nila. Maniwala kayo sa hindi sa akin. Nisintabos ng pinagbilhan nila, hindi ako kumuha. Nakatatlong ani na po yan. Bagamat lahat ng gastos sa pag-aararo, lahat yung mga pag-cultivate ng lupa, lahat yan, inupa ko lahat yan. Lahat yan, ginastusan ko. Pagpapatanim, ginastusan ko rin po yan. Pero sino po ang nakinabang? Yung mga dating inupahan ko rin, yung dating pinagtanim ko, na binayaran ko. At saka yung mga ibang mga tao rito, na ilang barangay po yan ang nakinabang. Kasi, pero ngayon, ang sa akin lang, basta pagkaani, tuloy ang tanim. Kaya pagkaani, tanim talaga yan sila. Kahit na sila ang nagtatanim, kahit na ipinaubaya ako sa kanila lahat ng mga pinagbintahan ng naani nila, hindi ako kumuha. Lahat yan, binayaran ko lahat yan. Pero doon sa pag-aani na, yung pinagbintahan, nisintabos, sabi ko nga po, hindi ako humingi or kumuha sa kanila. Bagkos, ang sabi ko sa kanila, anihin ninyo yan para mapakinabangan nyo, parti-partihin nyo. Ang gusto kong mangyari rito, walang lamangan. Yun po ang prinsipyo ko sa buhay. Kahit nasintabos yan, walang maglalamang sa inyo. Nakatatlong ani na po. Ngayon, tuloy-tuloy lang po yung pagpapatanim ko. At kung ano pa po yung mga ibang masulok pa ng kondito sa amin na pwedeng taniman, pinapapataniman ko pa rin po lahat yan. Dahil nga po, kung matuloy nga po itong gira nito, ay at least, hindi magugutom yung nandito sa akin. Kaya nga po yung sabi ko, magkagira, lahat po ng mga subscribers ko ay mag-a-announce po ako rito at pupunta po kayo doon sa lugar na kung saan ko sinabi at para doon po namin kayo pick upin at magsama-sama po tayo dito sa isang lugar. Yun po ang iniisip ko. Sabi ko nga po sa inyo, ibinigay nyo yung pagtitiwala na pa mag-subscribe dito sa channel ko. Bagamat itong channel ko ito, itong mga content ko nito, wala namang kakwinta-kwinta. Pero ganun pa man, ibinigay nyo pa rin yung pagtitiwala na yon at mag-subscribe pa rin kayo. Kaya dahil dyan, yun po ang nasa isip ko. Hindi ko maaring pabayaan lahat ang mga subscriber ko. Hindi ba't nung nakaraan, nasabi ko pa rin sa inyo, na yung mga iba ay magpapaposti na ako ng mga tao kung halimbawa talagang nandiyan na yung gira at akupahan na natin yung mga budiga ng mga bigas dyan. At kinakailangan na ng armas dyan, armasan na natin para masigurado na natin na walang makakapasok dyan sa budiga na yan. Isa pong pinakamalaking budiga, nandiyan po yan sa Bulacan. Diyan po yan sa Bukawi.
So yun po, ay kung hindi nga tayo magtagumpay doon, edi mayroon naman tayong tinanim dito na mga kung ano-ano. Anyway, po tayo dito sa sinasabi kong tubig ng yung tubig ng saging. At kung maaari po, wala kayong gagawin, lalo na yung mga nandiyan sa probinsya, mag-ipon na po kayo na mag-ipon ng tubig na yun. Di po ba sabi ko nga, gilitan ninyo, patuloy ninyo. Tapos siguro magsalo kayo, kumuha kayo ng maliit na lata o ano, isok-sok nyo dun sa kon para daluyan ng tubig. Tapos maglagay kayo rito ng baso o ano, tapos takpan nyo lang ng plastic para hindi marumihan. At ganun din po yung kalamansi at saka sili. Huwag po kayo magpapawala sa inyong bahay ng kalamansi at saka sili. Kasi sabi ko, baka sa isang araw at ipaparinig ko rin po sa inyo yung sinasabi at pinapaliwanag nitong doktor na ito, na talagang itong doktor na ito ay talagang napakataas ang respeto ng lahat ng tao. At siya na rin po at doon may mga sinabi pa nga siya na huwag na sana natin pangarapin pa ang magkaroon ng gira dahil kagaya ng ano na sinabi niya na pinag-aralan niya yung medical history noong panahon ng Hapon ay talaga namang totoo yung mga sinasabi niya na talagang ang trato ng mga nakakataas na mga tao sa gira na yan ay para na lang mga daga yung mga tao. So totoo po yung sinasabi niya. Hindi po ako kukuntado sa sinasabi niya. So yun po ang sa akin. Kahit ano po dyan, halimbawa dyan po sa inyong paligid dyan, kahit ano po, itanim nyo na ng itanim. At mali natin, hindi nga natin malaman. Pero sabi nga, maging ako ay nakakaramdam ng talagang posible, talagang mangyari ito. Dahil baka hindi rin madiktahan ang kalaban kung ano lang ang pwedeng armas na gagamitin. Kaya nga gumawa sila ng mga ganyan di ba? Mga nuclear na yan. Ibig sabihin, kung gipitan na, gagamitin na nila yan. At doon naman po sa mga kwan siguro, doon sa mga taga kwan naman, dyan sa syudad, dahil alam ko wala naman kayong puno ng saging, di po ba? Ay pumunta po kayo sa doktor ninyo, kahit na ano pong doktor ninyo, kung ano po yung panguntra ng radiation na ang tinatamaan niyan ay thyroid. Alam po nila yan kung ano po ang eresita sa inyo, lalo na yung may mga pira-pira pa naman, pwede po kayong mag-stack noon. Meron pong gamot din yan na nabibili po yan. At sabi ko nga, wala naman kayong mga puno na saging eh. Di ba? Kaya ito namang itinuturo kong ito yung nandyan available. Yung binibili, hindi po kayo nakakasiguro kung may mabibili kayo or kung may mabili man kayo, wala na kayong pira. Di ba? Yun po ang sinasabi ko. Kaya ang tiyak na makakabili lang itong mga may mga pira. At lalo na itong mga kawatan na itong mga kanito, yun makakabili. Ang tanong, kung mayroon ba silang mabibili pa at that time na may gira. So, kaya ibig sabihin, magiging useless din po yung mga kinulimbat nilang pira. Yun po ang gusto kong ipaliwanag sa inyo. Not like itong akin, na sinasabi ko, itinuturo ko, yung tubig po ng saging, yan po ay napakayaman sa potassium na kung saan po yan ang kontra ng radiation at saka yung pong iodized salt. Yan. O asin. Yan po. So, kaya po naman po, tingnan nyo, ang magkakaroon na lang ng halaga kung sakali, walang iba, ginto or diamond. Kasi, yan lang po ang pwede mong pambili or pamalit doon sa gusto mong bilhin. Halimbawa,
sa ibang bansa na walang gira. Di ba? Wala pong iba. Kaya yan po, wala pong kakupas-kupas. Yang kamuting kahoy. Yan po yung kamuting dilaw. Wala pong kakupas-kupas yan. Sabi ko nga po eh, kung ako, ayaw ko na lang magsalita dahil mayroon na nga nag-comment dyan na sino raw ba ako na magsalita ng kung ano-ano. Okay lang po yan. At ang sa akin lang po rito, ang kinakausap ko lang po rito, ito pong mga nagtiwala na nag-subscribe sa channel ko. Yun lang po ang kinakausap ko. Yung pong mga hindi nakapag-subscribe sa channel ko, hindi ko po kayo kinakausap. Ngayon, kung magsusubscribe kayo, kasama po kayo dun sa kakausapin ko. Kaya okay lang na mag-comment ka, total hindi naman kita subscribers, okay lang. Anong pakialam ko sa iyo? Ganun lang yun. Pero makikita natin, malalaman natin. Pagdating nitong girang ito. At siguro doon yung palang masabi na totoo pala yung sinasabi ng taong 175 years old. Lahat pala ng sinasabi niyan, bagamat marami ang parang hindi ka panipaniwala, pero totoo pala. Baka yun ang tatatak sa utak mo. So maraming salamat po.